Hey guys! Welcome to my channel. So alam naman natin na laganap pa rin ang problema natin about sa waste management, waste disposal, or basically, basura. Trash or eczema. So, number one problem pa rin nga talaga natin ang basura. So nakaka-stress siya sis. Araw-araw na lang, gatambak yung mga basura na naiipon. Examples na lang ng mga to ang paggamit natin ng plastic box and water bottles. Since non-biodegradable ang mga plastics na to, pinipili na lang ng mga ibang tao na sundugin na to, which is very wrong. So bago natin simulan, panoorin muna natin to. Thank you po. Nagdala tayo ng jar para makaiwas na rin sa paggamit ng plastic. Tomorrow. It's another day, guys. And sakto may nakita akong mga nature spray na container. And since hindi na kami gumagamit ng ganito, gagawin na lang natin siya ng DIY pasunan.
bukod sa paggamit natin ng mga Wilkins, gumagamit din kami ni Tita ng mga tulad ng mga ganito, mga 1.5 and mga bottles para sa pang-design, o diba? Hindi siya nakakalat lang. Ginawa namin siyang pang-design para mas maging maganda yung plants. Nandito tayo sa garden ng aking tita and dito natin gagawin yung DIY nating pasok using this container. So, kakailangan lang natin tong container and scissors. Let's go! Natin siya para makahinga yung mga halaman. So yan, nabutasan natin yung container and or yung paso natin and pwede na siyang gamitin para sa halaman. 3 days later. So yan guys, gusto ko lang sa inyong i-feature tong mga cute na paso na ginawa ni Tita. Gawa to sa cemento. Ito na yung talaga yung new version ng paso natin and eco-friendly. Ako nang bahala dito. Mag-share na tita. Go guys. A few inches later. So it's already 5:30 and naisipan ko biglang mag-jogging since wala naman akong ginagawa sa bahay and kailangan ko na rin mag-exercise since nasa bahay na lang palagi. Kaya medyo tumataba-taba na tayo. Yun, samahan niyo ako mag-jogging. Ayan, grabe, kapagod pero masarap mag-jogging dito kasi tinan mo, palayan. It's already 6 o'clock and tapos na ako mag-jogging. Ubus na rin yung tubig ko dito sa tumbler. Parang gusto ko uminom ng mga palamig, ganon. So, hanap tayo later. Kuya, pabili yung buko. Palagay na lang po dito, 20 pesos. Para po, hindi na po tayo gagamit ng plastic. At yung favorite na bilian ko ng buko and mga chicken yan. Pakita mo yung chicken. Masarap yung chicken nila dito and yung buko nila fresh na fresh. So yun, pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Ayan na pala. Thank you po. Fresh buko. Tomorrow. Ngayong gabi, magpe-prepare lang tayo ng salad dahil pinapag-chop tayo ni Mama ng pipino. Sabi niya, dito daw natin siya ilagay sa jar niya kasi ayaw niya rin gumagamit ng mga plastic containers or Tupperware. Mas gusto niya dito sa jar kasi mas convenient nga naman, diba? And less na rin sa paggamit ng mga plastic. Magbasa muna natin. Kaya ito sa atin. And makakapagbigay kaya ito